nakakagulat, viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kumpirmadong nag-backout di umano si Raffy Tulfo sa di umano'y kanyang planong pagtakbong vice presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Ito ang mainit na balitang pinag-uusapan ngayon ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media, kung saan ay kanila lang sinasabi na dapat lang daw talagang mag-backout si idol Raffy Tulfo kasi nga hindi talaga daw siya mananalo sa darating na 2022 national election kasi nga ang makakabangga niya sa halalan ay walang iba kundi ang kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at yun ay walang iba kundi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga kababayan, ang mainit na pinag-uusapan ngayon na marami sa ating mga kababayan kung saan ay kumpirmadong nag-backout na di umano si Raffy Tulfo sa kanyang planong pagtakbong Pangulo sa darating na 2022 national election. Ito nga ay di umano matapos umani ito ng pambabatikos mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay kanilang sinasabi na dapat lang daw talagang mag-backout ito kasi sobrang kapal naman daw ng mukha niya kung pipiliin niyang banggain si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na alam naman niya na wala di mo siyang kalaban-laban dito. Nang lumabas nga ang balita ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang nagsasabi na tama lang daw talaga ang naging desisyon ni si Raffy Tulfo na hindi ituloy ang kanyang planong pagtakbong vice presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Kasi nga ay hindi naman daw talaga siya mananalo kasi nga ay magkakalaban niya dito di umano'y si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matatandaan ka mga kailan damang na pumutok ang balitang nagpaalam na di umano si Raffy Tulfo sa kanyang mga staff sa kanyang programa sa TV5 at dito di umano'y ay isang sinyalis na tatakbo siyang vice presidente ng Republika ng Pilipinas at magiging katandem pa daw di umano niya dito ang very controversial senador ngayon na si Senator Manny Pacquiao. Ay nga sa nakalap nating balita ay galing sa ating reliable source ay kung hindi man magkakaroon ng pagbabago sa kanilang mga plano ay hanggang sa February 2022 na lamang mapapanood ang kanyang mga programa ni Sir Raffy Tulfo sa TV5. Ito nga ay dahil sa kanyang balak daw di mo na pagkandidato para sa seleksyon na gaganapin sa May 9, 2022. Pinatutunayan niya ng isang insider na nakipag-usap na si Raffy Tulfo sa TV5 management ang pamamaalam nito sa TV5. Tatlo ang kasalukuyang programa ni Sir Raffy sa TV5, ang newscast of Frontline Pilipinas at ang mga public services na program ni Idol na Action at 110. Ayon nga sa ating reliable source ay naghahanap o iisip Sir Raffy Tulfo ng paraan para manatili sa television ang isa sa kanyang tatlong programa habang wala siya at abala siya sa kanyang pangungumpanya dahil nga sa nakasaad na alam nyo sa Election Code of the Philippines ang magbabawal sa mga kandidatong mapapanood sa television.